Sa malaparaisong tagpuan na ito, lahat sila'y sumasalamin sa mga Kristiyanong patuloy na naghahanap ng masusumbungan at karamay sa patuloy nilang pinapasang krus araw-araw. Ano po hiling ninyo sa kamay ni Jesus la? Ano daw po ang hiling niyo sa kamay ni Jesus? Ay, paghilingin ako sa aking sakit. Aha. Paghilingin ako sa aking karamay. Ano po ang sakit ninyo? Ay, marami. Mm-hmm. Anong hiniling niyo sa kanya na? Kapagaling niyo sa lahat ng nararamdaman ko sa aking sarili. Anong mga sakit-sakit niyo ngayon? Ha? Anong sakit-sakit ninyo ngayon? Wala akong masakit ngayon. Pero hindi makalakad gawa ng dalawa kong tuhod. Sa bawat hakbang paakyat, taglay nila ang katatagan na maabot ang tuktok anuman ang kahihinatnan. Sa kanilang mga mukha, aninag ang kasiyahang di matumbasan dahil sa paniwalang ang di pagsuko sa bawat dumadating na hamon ay isang pagsubok lamang na kailangang malampasan. This is my second time na mabisita to. And before, nag-wish din ako na mangyari na makapunta ako sa Israel. Before, kasi it was 2009 nang pumunta ako sa Israel. So ngayon? And ngayon, natupad na yon. And then, ngayon, for the second time, ang wish ko uli, makasal na ako with my fiancé. Ipinaliwanag nila na sa buhay, sa tuwing madadapa, kailangang babangon. Buong pagdidiin nila na sa kanilang kahinaan, ang bawat isa ay may kakayahan ding magdesisyon na sa kabila ng maraming kamalian at pagkakahulog sa tukso, ang kapatawaran ay maaring maasahan sa taos-pusong pagsisisi at paniniwala. Isa si Martin, hindi niya totoong pangalan, at ang kaibigang si Ari sa milyon-milyong dumadayo dito na gustong magbago. Siyempre, humingi ng tawad, tsaka sana makakuha ng blessings kay Lord sa... Pasalamat sa pag-iingat ba sa kalsada. Sa isip, sa gawa. Kadalasan yun, pati sa salita rin. Ano yung sa isip tsaka sa gawa? Pagla isip pa lang kasi automatically, magkakasala ka na. Sa tingin pa lang, sa mata pa lang. Alam mo na yung kasalanan mo. Salubin ko po yung kasalanan ko maliban po sa asawa ko po. Nagkaroon po talaga ako ng kasalanan sa asawa ko. So, parang pang sarili ko na lang po yung kung ano yung kasalanan ko po. Opo. Dinulog mo sa Panginoon? Opo, naumingi po ako ng kasalanan. Bago po ako makyat, nagpray naman po ako dyan sa simbahan. Ang pamilyang ito ay nasalubong naman ang grupo na Magandang Gabi Pilipinas na nagmamadali dahil birthday daw ng kanilang anak. Galing pa sila sa Taiwan. Iniwan ang mga anak sa magulang at sobrang kalungkutan ng dinanas. Para lamang ayon sa kanila ay makapag-ipon at ihanda ang kinabukasan. Hiling nila ay maging matatag at buo pa rin sila pagdating ng panahon. Panginoong Jesus, sana po lahat ng naging problema namin ay malagpasan po namin at sana walang masamang mangyari sa amin at lagi kaming safe at malusog na pangangatawan. And pag-ingatan niyo po kami sa araw-araw na nabubuhay kami dito sa lupa. Iba-iba man ang mga kwento, iba-iba man ang mga pinagdadaanan, halos iisa lang ang kanilang mga dasal. Ang maging maayos ang buhay at mawala ang pigati, pasalamatan ang Panginoon at purihin si Jesus. Sa panahon ng kagipitan para sa nakararami, walang ibang masasandalan kundi ang pong may kapal na kahit hindi nakikita ng mga mata, ayon sa kanila ay ramdam naman ang lakas ng presensya sa mundong ibabaw. Magandang gabi, Pilipinas!